Mukhang hindi pa nga rin nakaka-move on ang team ng Denver Nuggets, mga idol, sa kanilang panalo laban nga sa Lakers sa Western Conference Finals. Talagang inaser pa nga nila, mga idol, sa pangunguna ni head coach Michael Malone. Sumunod nga, mga idol, ang reporter ng Denver Nuggets. Well, sa interview ngang ito ay natarong siya patungkol nga nung na-sweep nila ang team ng LA Lakers at ngayong champions na sila. Sa tingin niya ba nga daw sila na ang titingnan? Ang Denver Nuggets na daw ang titingnan bilang hari dito sa Western Conference. At wala, mga idol, kakaiba ang naging sagot na ito ni Mike Malone. Sabi niya, mga idol, it's a good question nga daw. Pero speaking of the Lakers, gusto niya nga daw malaman ng lahat, breaking news, na binabalak niya na nga daw na magretiro. At talaga namang nagtawanan ang mga host, mga idol, pati na rin si Mike Malone ay nakitawa nga. And well, ito'y pangmamak, pang-aasar nga kay LeBron James, mga idol. Diba't nung na-sweep nga siya ng Denver Nuggets, nung na-sweep ang Lakers, nung natalo sila 4-0, sa interview ay sinabi ni LeBron na balak niya nang magretiro or nasa isip niya na ang pagre-retiro. At mga idol, mukha nga sa isip ni Coach Malone ay ginawa yun ni LeBron James para nga maalis ang atensyon na na-sweep siya ng Denver Nuggets at pag-usapan ang ganyang retirement. Kaya naman sinabi rin ng mga host, mga idol, what a way nga daw para alisin ang atensyon sa Denver Nuggets bilang champions at pag-usapan na si Coach Mike Malone ay magre-retiro na. So yan nga, mga idol, ang panggagaya ni Coach Michael Malone ng coach ng Denver Nuggets kay LeBron James, pang-aasar niya. At talaga namang binalikan siya ng mga Lakers fans, mga idol, na bakit hindi pa nga daw makamove on. Parang ang Lakers na nga lang daw palagi ang kanyang nasa utak. Dapat nga daw alisin niya na yan dahil for the first time nag-champion sila in 47 years, mga idol, for the first time in their franchise history. Dapat daw yan ang bukang bibig niya at hindi daw si LeBron James at ang team ng Lakers. At hindi pa nga natapos dyan, mga idol, ang Nuggets sa kanilang pang-aasar. And this time, isang reporter naman ng Denver, mga idol, kung saan inasar ang team ng Lakers. Sinabi niya sa payag ng ito, eto nga daw si Coach Malone ay pumasok sa mundong ito bilang son of a coach. But ngayong playoffs daw, he became the Lakers daddy. And well, of course, mga idol, ganun na naman ang buwelta ng mga Lakers fans. Bakit sila daw ang pinag-uusapan? I-enjoy nyo na lang daw ang inyong championship. And then nilabasan pa ng statistics, mga idol, paano nga daw na naging Lakers daddy? Sa last 8 playoff series nga ng Denver, pati na rin ng Lakers, mga idol, ay merong winning record na 7-1 ang team ng LA Lakers. Since 1979, mga idol, hanggang 2020 ay laging ang tinatalo ng Lakers ang Denver. Ngayon nga lang sila nanalo, mga idol, ng isang playoff series against sa Los Angeles Lakers. Kaya't paano nga daw na i-claim ng reporter na ito na Lakers daddy nga daw itong si Coach Malone? And speaking of Michael Malone, mga idol, hindi pa rin siya natapos dyan dahil sa actual parade ng team ng Denver Nuggets championship parade nila, mga idol, ay nakasuot nga siya ng t-shirt na nakasulat ng put this in your pipe and smoke it. At kung hindi nyo nga alam ito, mga idol, etong mga words na ito, exact words na ito ang sinabi ni Coach Malone noong tinalo nga nila ang Lakers sa Game 1. Kaya naman, mga idol, sa mga aksyon ng team ng Denver Nuggets, sa kanilang coach, sa kanilang reporter pa, mga idol, ay talaga namang parang ang championship nila ay nung manalo sila sa team ng LA Lakers. Diba't dapat ang kanilang inaasar, ang kanilang tinotrol ay yung tinalo nila sa finals na Miami Heat. Parang yung ginawa, mga idol, diba, ni Draymond Green na sa championship parade ay inasar niya ang Cleveland. And then etong si LeBron James, mga idol, ay tinroll niya naman ang Warriors nung tinalo nila ito noong 2016. Well, ibang iba talaga, mga idol, ang aksyon ng Denver Nuggets, pati na rin ang kanilang reporter na mismo. Ano bang masasabi nyo dito? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan, mga idol, sa ating comment section.